Senator, consider pa siya yung front runner. Tuloy-tuloy na siyang front runner, well, according to surveys. Ano? Kumusta pa po yung campaign ninyo? Nagre-recalibrate ba kayo ng approach ninyo sa mga voters or sa pagkampanya ninyo? Well, definitely, ang advice ng campaign team, magkaroon ng adjustments, ano, major adjustments. Kasi it seems na talagang ang domain ni former Senator Marcos, yung social media. Alam naman natin yan, di ba? Kasi nakauna na rin siya sa arena na yan. So, yung campaign team, they're recommending na yun, magawa ng mga adjustments. Yun ang dinidiscuss sa ngayon. But of course, it's a good 3 months from election day at hindi pa nagsisimula talaga yung campaign period sa February pa yon. Yes, so tingnan natin kung ano yung mangyayari, kung ano yung magde-develop in the coming days. I'll go back to what you mentioned earlier. You were talking about the apparent strength of Bongbong Marcos dun sa social media and the need to undertake some reforms in your strategizing and your campaign. I don't know if you're at liberty to talk about what you have in mind in revising that strategy moving forward, but baka you'd like to talk about that a bit. Well, unang-una, because of the pandemic, forced ka naman, talagang forced to good ka eh. Wala kang magagawa kundi mag-resort ka sa social media, hindi ba? Kasi walang ground operation. Natawag ko nga rito, dogfight eh. Parang air assets, deployment ng air assets ng labanan. Kasi walang infantry division. Kasi nga walang movement sa ground. Mm-hmm. So, yun ang perspective ko kasi ang background ko, military eh. So, yun, ang pinag-usapan, parang i-recalibrate yung aming, you know, kasi kami, nalulung kami ni Senate President Soto do sa aming plataforma, no? Very strong yung aming presence do sa aming mga online kumustahan, na kung saan, dinidisa namin mga hard, mga real issues, ano? But it seems, ano, yung sinasabi nga ng campaign team namin, mukhang it hardly, yung mga issues, parang hardly matter, ano, in the campaign. Mm-hmm. Sabi ko, teka muna, anong adjustments gagawin natin? Well, we have to resort to blogs, bloggers, tapos more presence sa social media. Ako naman, maski pa paano, may resistance kasi ang nakagawian na namin talaga, ano eh, seryoso yung problema, dapat seryoso yung solution, tough yung problema, dapat tough yung solution. So, doon kami ikinakahon namin sarili namin doon, pero you know, it seems na parang baka nga hindi nag-work. So yun, nagre-recalibrate actually yung aming campaign team. So kung hindi po issues yung nagda-drive doon sa mga voter preferences, ano po sa tingin nyo ang nagda-drive ng mga bakit gusto ng mga tao, well, according to surveys, bakit gusto si Bongbong Marcos? Ano po yung nakikita nyo? Well, nung kinausap ako ng aking, especially yung aking communication team, ano, na sinabi nilang kailangan sumama tayo doon, makisama tayo, kasi yun talaga yung trend, yun ang takbo ng kampanya. Ang tanong ko nga sa kanila, bakit? Kailan pa ba naging dreamless, hopeless, and helpless sa mga Pilipino na hindi na iniisip yung malalalang problema, mga seryoso, mga bagay? At nagkakasya na lamang doon sa parang, sabi natin, entertainment, ano? More on the entertainment side. So, sa akin naman, as long as hindi mawala yung authenticity, no? Yung aming, kung ano yung ginagawa namin, okay lang, tingnan natin how far we can make adjustments, ano? But sa akin, meron ako sinasabi sa kanila, lagi may threshold. Huwag natin kalimutan, nang hinaharap ng bansa natin, napaka seryoso, napakalalang problema. So, huwag tayo mag-deviate completely from that narrative.